Inihahandog na mga mensahero ng Norte, nagniningning na relihiyon, isang pang-araw-araw na babasahin mula sa kinasiyang salita ng Diyos na nagpapakain sa iyong kaluluwa. Ikalabing isa ng Enero taong 2023. Siya na ang katulong ay ang Diyos. Maginhawa ang may pinakasaklolo sa Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Mga awit ang kabanatay 146 at ang talatay 5. Matapos ang kanyang kasalanan sa panlilinlang kay Esau, si Jacob ay tumakas mula sa tahanan ng kanyang ama. Siya ay nabigatan sa pakiramdam ng pagkakasala. Siya ay nag-iisa at itinaboy na hiwalay sa lahat ng nagmamahal sa buhay. Ang pag-iisip higit sa lahat na nagpapabigat sa kanyang kaluluwa ay ang takot na ang kanyang kasalanan ay magpahiwalay sa kanya sa Diyos na siya ay pabayaan ng langit. Sa kalungkutan ay humiga siya upang magpahinga sa hubad na lupa. Sa paligid niya ay ang malungkot na burol lamang at sa itaas ang langit ay maliwanag na may mga bituin. Habang siya ay natutulog, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang paningin. At narito, mula sa kapatagan kung saan siya nakahiga, ang malapad na makulimlim na hagdanan ay tila umaakay patas sa mismong mga pintuan ng langit. At sa mga iyon ay nagdaraan ang mga anghel ng Diyos pataas at pababa, habang mula sa kaluwalhatian sa itaas, ang banal na tinig ay narinig sa isang mensahe ng kaaliwan at pag-asa. Sa gayon ay pinaalam kay Jacob ang nakatugon sa pangangailangan at pananabik ng kanyang kaluluwa, isang tagapagligtas. Sa kagalakan at pasasalamat ay nakita niyang nagsiwalat ng paraan kung saan siya na isang makasalanan ay may babalik sa pakikipag-isa sa Diyos. Ang kasaysayan ni Jacob ay isang katiyakan na hindi itatakwil ng Diyos ang mga taong ipinagkanulo sa kasalanan, kundi nagbalik sa kanya na may pagsisisi. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ng kasalanan o ang kaligayahan niya na pinalaya ng walang hanggan ng Espiritu ay gumawa ng buong pag-amin. Isang maganda at mapagpalang umaga sa lahat.